good morning. So, nandito na naman ako. Sana hindi kayo masasawa sa aking pagmumukha. So, ngayon, may gusto lang naman akong i-share again. So, today is February 18, 2023. And today is a second quarter portfolio day. So, as you can see sa ating title dyan, does good grades really matter? Tandang grado ng ating mga kabataan ay importante ba talaga? So, ngayon, sana marami kayong matutunan. I am just sharing you based on my own experience. So, disclaimer, hindi ako expert. I am just sharing and based with my own experience. Ano nga ba ang ibig sabihin ng portfolio day? Bakit nga ba mayroong activity ang school quarterly na portfolio? So, actually, in a year, meron tayong first quarter, meron tayong second quarter, meron tayong third quarter, and meron tayong fourth quarter portfolio day. Ano nga ba ang ginagawa ng mga teachers sa portfolio day? So, sa portfolio day, it is a culminating activities that the teachers are encouraged to exhibit the output of the students or the pupils. Whatever na mga projects yung mga kabataan in every subjects, so may da iton output quarterly. So quarterly iton. So in portfolio day also, how is the perfect time that the teachers and parents meeting each other, and call that activity as parents and teachers conference. And portfolio day is a signing of cards. It's all about the progress of the children, of the pupils, the academic progress. So whatever na ginagawa ng mga kabataan sa school, so magiging saludo talaga ako sa mga parents na binibigyan nila ng halaga ang pagpunta sa school. They are curious about their children's progress, and that is the perfect time kung ikaw ang parent na may da pakialam, okay? Kung ikaw ang parent na may da pakialam sa inyong mga anak, so you must and you should come to school. Your child, it is progressing or decreasing their academic performance. This is your perfect time to have a heart-to-heart talk to the teachers or to the advisor. Your concerns, whatever your concerns about your anak, about your children, portfolio day is a perfect time. Okay. So, hindi naman ito araw-araw, hindi naman ito taon-taon, quarterly lang talaga, quarterly lang talaga. Ngayon, punta tayo sa ating main topic na does really the good grades matters? And the answer is, of course, yes. Your children's grades really matters. Why? Okay. So, iton, may da i-share ako sa inyo na remembered, first quarter, may da ako activity sa aking kabataan in which they can tell, they can write their what they want to be in the future. If they want to be a teacher, if they want to be whatever professionals they like. So, isusulat ang kanilang mga motto sa life. So, yan, meron akong activity na ganyan. Tapos, meron akong nabasa na isa kong bata na sabi niya, good grades are not so important. But after that, after ko nabasa niyan, of course, kinokorrect ko ang mindset niya. And not just sa batang yan, but in general, sa lahat, sa buong klase ko. Kasi hindi yan magandang mindset. Okay? Hindi yan magandang mindset yung okay lang kapag meron akong 75 na grade. Total, yan lang naman ang kailangan ng gobyerno, 75. In my own opinion, mayroon ako, I want to address here, grades are so important with your children, okay? When I was young, kinukumpare ako ng aking magulang, na aking ina,
na kung saan one time nag-study ako, tapos noong time na yun, 'di ba? May ang gamit namin noon is lampara. Yung bang yung kapag kinaumagahan yung ilong mo ay maraming itim na ano diyan. So, yun ang ginagamit lamparan. And sometimes nag-i-study ako kapag nagluluto, 'di ba? Oo, kapag nagluluto ako ang nagsasaing. So, ako ay nag-i-study. Tapos sinabihan ako ng aking ina, "Day, pansin ko lang, bakit ikaw kung todo mag-study, bakit ang liit na mga grado mo? Bakit si so-and-so, hindi si nag-study, pero ang lalaki ng grades nila?" And honestly, to be honest, nasasaktan talaga ako sa comparison ng aking ina. And then, it challenged me a lot. So, sadyang yung, ano ba, pang-average, sadyang pang-ganyan lang talaga yung utak ko. So, when I was in grade school, hindi ko natandaan na meron akong medal na kahit sa pinakahuli man lang na with honors or something like that. Kahit achiever man lang. So, hindi ko natandaan na meron akong medals. Hindi ko rin natandaan na meron akong ribbon. Just one time when I was grade 5. Isa lang talaga, most virtuous lang. Yun lang yun. Most virtuous. And in high school, wala rin. Lalo na sa college, di ba? So, sadyang mahina lang talaga. Pero, you know, there is no bobo. Ay, bulok. There is no bobo in such a word, in such a thing like that. Bobo kung ikaw ay studious. So, napaka-studious ko noon. So, kahit na very studious ako noon, pero sadyang ganun, dyan lang talaga ang level ng aking comprehension, ng aking understanding. Hindi talaga ako intelligent. Hindi ako marunong sa class. Pero, I challenge myself na kahit hindi ako marunong, still I am studying. So, what I want to emphasize na kahit, halimbawa, meron kang anak na hindi siya kagalingan ngayon, hindi siya kagalingan sa klase, huwag mong i-discourage. I-encourage mo siya. Yung time na yun na comparison ng aking ina, walang bad effect sa akin, kundi took it as a challenge. So, nag-study ako. So, hindi ako intelligente, hindi ako bright, hindi ako intelligent. Ako ay isang, sadyang ganun lang talaga yung aking level of understanding. So, pero ngayon, I am so happy and I am so proud that I am a teacher. So, I want to encourage if you are struggling, ayaw pag-aim, wag kang mag-aim ng 75 lang. I-aim talaga ako ng 90. Yan talaga ang ini-aim ko. Pero ang ending, ang grado ko is 80 lang talaga. O, di ba? At least, kapag may aim ka, kapag may goal ka, kung ano man, at least hindi masyadong baba, di ba? 75, 76, 77. So, God. So, ang pang-grades ko talaga is 80 lang talaga. Mga 80, 82, 81, mga sugad lang talaga yung mga grades ko. Hindi talaga ako umaabot. Siguro sa college na umaabot ako ng 90, di ba? May mga 1 point, mga sugad man. Ang pinakamataas 1, and then ang pinakababa or bagsak na is 5. Ang 3 na ako sa 2. And may subject din ako na mga prof ed na mayroon akong 1. Naranasan ko din na magkaroon ng 90 na grade. So, what I want to learn to those mga kabataan na audience ko ngayon, if you are struggling in studying, don't give up. Keep on studying. Ayaw pag-stop. Just keep on studying because me, myself, and I is not that really has a good grades. And does really a good grades matter? Yes, it really matters because based on my experience, again,
maliit yung grado ko sa college, yung transcript of reference ko, maliit yung grado ko kasi hindi ako kagalingan. After sa aking graduation sa college, mudagan pa siya. It took seven years before ko nagiging DepEd teacher. Why? Karaming kailangan. Isa na dyan yung grado mo. Eh, ang grado ko noon is mga ano lang, yung 2, yung sugad lang. 2 lang ang grado ko, yung GWA. Yung grado ko sa TOR, 2 lang, sugad. So, tapos yung ipitik ko English proficiency test, napakaliit yusko po, napakaliit po. Marami akong beses na nag-a-apply sa DepEd. Mga 2 times siguro. So, may do na updating na lang. Kung may daka points, I am so thankful talaga kay God. Love talaga ako ni God. Kay may tinatawag na ECF. Isa ako sa LGU teacher. So, napakalaking tulong ang tawag dyan yung experience. 35 years old na ako nagiging DepEd teacher. Worth it naman. Worth it ang pag iintay ko. Pero yun nga, dahil maliit yung grado ko, maliit yung mga ano ko, yung academic ko, hindi kasi ako ganyan ka-bright. Matagal akong tawag dyan nakapasok. Pero kapag ikaw, kung laude ka, kung nag-aaral ka ng mabuti, kung pinag-iigihan mo pa, kung ang 100% mo is not enough, pag-iigihan mo pa. Kasi malaking bagay talaga, malaking factor ang grades, ang GWA mo kapag ikaw ay mag-a-apply. Okay. So yun lang. Salamat at maraming salamat sa mga kabataan and to the parents, gusto kong ihatid sa inyo na huwag niyong pabayaan ang inyong mga anak na basta lang nakapunta ng school, basta lang hindi nagpaparayaw sa inyong bahay, basta lang andun sa school, hindi lang, hello, ang portfolio day is not always naman, it is not every month. Every quarter lang iton. So, find ways. Halimbawa, nagbabantay ang anak, walang sugat. Find ways, please, parents. Find ways to attend to every program sa school. Huwag niyo pabayaan. Kung, ayun na, ito na ang masasabi ko, ha? Kapag kayo may pakialam. Okay. Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit sana. Kung kayo ay may pakialam sa inyong mga anak, kayo ay nagpapakita sa school. Kayo ay nakikipag heart-to-heart talk sa advisor. Kayo ay nagtatanong, ma'am, kung ano ba ang performance ng aking anak? Okay. So, yan lang. Salamat sa pakikinig at kung nagustuhan mo ang video na ito, i-send mo ito sa inyong anak or i-send mo ito sa inyong mga kapitbahay na sana meron silang natututunan. Kung mayroon kayong gustong itanong, pagsikapan ko yan na masagot. Okay? So, salamat sa panunood. God bless. Uuwi na sana ako pero sobra pa rin ulan. So, sa lahat ng mga teachers dyan, saludo ako sa mga teachers kasi hindi madali ang pagiging teacher for the maximum of 20 to 50 na mga kabataan in just one room in that 50 children, may iba-iba silang differences, may iba-iba silang katangian, may iba-iba silang mga attitude. So it's really a challenging job, it's really a challenging work, but it's worth it. Every end of the year na mag-graduation,
it's worth it. Tapos, lalo na kapag, halimbawa, pagdating ng higher grades na magpo-post yung mga nanay, yung mga anak na they are still performing. That's our malaking bagay na yan sa amin. Parang nasa amin is part kami sa growth ng mga kabataan. So kung may mga kabataan din na nagpapasaway, so kami din, ang mga teachers din ay of course nasasaktan. So kung ang mga teachers ay maapektuhan sa mga pinagagawa ng mga kabataan, how much more kayo mga parents. So again, sana meron kayong matututunan at just comment on the comment section kung ano pa ang pwede nating pag-uusapan sa next na ko na video. So stay tuned, follow my Facebook page, click the follow button, and then please subscribe my YouTube channel. It inspires me to do more valuable videos. And please share, like, and subscribe. God bless.